Magandang araw po sa kanilang lahat. Maayong adlaw kaninyong tanan. Naimbag na aldaw kada kayo amin, Luzon, Visayas, Mindanao. Tayo na naman po ay magbabalik sa isa na naman pong nakakamanghang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ito nga po ay ang nadiskubre na naman ng ating kabayan na Yamashita Treasure Hunter mula po sa kabundukan. Ito pong kanyang video na ipinadala sa atin na may makikita tayong mga legit marker, mga sign po na parang mga mata at bibig na nakatriangular, mga dot kumbaga yan sa bato, nakaukit sa bato na mga sign na makikita nating halatang ginawa talaga ng mga kamay ng tao. At ito nga ay mga sign markers ng Yamashita Treasure, no? Atin po itong bibigyan ng pinakamalapit nitong kahulugan mula po sa Japanese code. Sa makatwid, atin po itong babasahin. Ito pong kanyang nakita ay isang uri ng sign marker ng Yamashita Treasure na nagsasabing separated treasure in rock triangles. Ibig sabihin may nakatagong kayamanan nakabukod sa mga nakatriangle na mga bato. May mga batong nakatriangle ang purma dyan sa lugar at yan po ang pinagtataguan ng Yamashita Treasure. Yan po ang kanyang hahanapin. Hahanapin po niya yan, yung mga bato na yan na kung saan nandyan lamang po sa paligid. Malapit lang dyan sa lugar na yan. So sa ating makikita kahit sang anggulo ay makikita natin na ito po ay triangular rock formation. Yan po ay purma ng mga bato na nakaganyan po ang pagkalagay sa lugar. Yung mga bato na yan ay kalimitang pinaglalagyan ng sikreto ng mga Hapon sa buong Pilipinas, no? Nakatriangle na inilagay at makikita natin ganito ang purma niyan. Ganitong klase ang makikita nating mga bato na nakalagay sa lugar at diyan nga sa gitna nandiyan ang sikreto, diyan maghuhukay. Kapag makikita tayo ng triangle na mga bato na ganyan ay nandiyan sa gitna ang huhukayan. At mayroon pang isa, yung sa kabila, sa right side ay nandiyan sa gitna, magmula sa gitna ay papunta sa side, no? Papunta sa gilid. So dalawa po ang target, no? Sa gitna ng nakatriangle at sa gilid ng nakatriangle, magmula sa gitna papunta sa gilid. So yun po ang ating guide, no? At kung walang bato ay hahanapin natin yung mga punong kahoy at parihas din ang sit-up, no? Sa gitna din ng nakatriangle na mga punong kahoy at yung isa sa gilid, ganun din. So mapabato man, mapakahoy na nakaganon ang sistema, nakatriangle ayon dyan sa sign markers na yan, yun po ang hahanapin. So may guide po tayo, malinaw ang atin pong ibinahagi sa inyo na ishare sa inyong kudigo. At yung inapakan ng bata ay legit sign talaga yan, legit markers ng mga Japanese Imperial Army. Napakarami po yan, napakarami na po tayong videos na naipadala sa atin na ganyan po ang sistema ng paggagawa. Maraming duplicate sa buong Pilipinas, mapabikol ka man, mapabingget, mapa Isabela o mapasibu, mapadabaw, Cotabato, Sambuanga, Basilan ay may mga duplicate itong mga ganitong klaseng marker, no? At may iba pang sign atin pong titingnan ito. Ito po ay parang mukha na nakahiga, no? May malaking mata, no? Treasure undersign yan, mga ka-treasure hunter. At may design po na parang letter C na ibig sabihin tunnel sign ito. May tunnel. Tunnel underneath, no? Tunnel sa ilalim. Maaring naka-design sa tunnel itong kanila pong ginawang
pinagtataguan ng treasure. Maaring straight tunnel ito or complex tunnel sa ilalim na kanila pong na-engineered, ginawa po ng mga Hapon. At sa makikita natin sa kapaligiran, ito pong kanyang ipinapakita na area ay mukhang may mga bahay na at may mga tao na sa itaas. At hindi lang nila alam na may kayamanan sa ilalim, no? At ito nga ay may makikita tayong mga puno na malalaki na putol na, kumbaga sa Bisaya, tuod na, posibleng naka-triangle din ang mga ito ayon sa kanyang pinapakita. Oh, naka-purmang triangle itong mga punong ito na napakalaki, no? Yan. At sunog na. Wala na yung puno. Yan nga ay sa ating nakikita, ito ay naka-triangular, no? So mapabato man yan, mapapunong kahoy, ay malinaw po doon sa kudigo natin, no? Naibahagi na natin sa kanya o sa inyo. So mayroon na tayong guide para po matukoy ang kinaruroonan ng Yamashita Treasure na ganong klaseng sign. So naka-triangle ito. Yan. Yang naka-triangle na yan ay posibleng dyan sa gitna, no? Dyan sa gitna or sa gilid ng naka-triangle ayon doon sa kudigo. Yun po ang pinapahanap, no? In rock triangles or in triangular trees. Yeah. Mayroong nakabukod na kayamanan, separated treasure nga, no? Na nasa mga triangles, purmang triangle na mga batong nakasit up na triangular. So malinaw na may Yamashita Treasure sa naka-triangles, naka-triangular na mga bato. Kung hindi ganong kalayo ang triangular, ay isa doon sa mga batong yun ay may sikreto sa ilalim. So yun po ang mga kalimitang pinaglalagyan ng Yamashita Treasure. Kung medyo distansya, ay posibleng bawat isa sa mga bato ay may karga nga. Kasi separated treasure in rock triangles. Pag sinabing in rock triangles, lahat ng batong yun na nakapurmang triangle ay involved doon sa pinagtataguan ng Yamashita Treasure. Kumbaga, yung naka-triangle na mga bato na yan ay sa ilalim ay may nakabukod na Yamashita Treasure. Bawat isa. Kasi separated treasure in rock triangles. Kaya yung pinakita nating kudigo kanina ay possible operation target lang yun. Pero yung pinakamining ay separated treasure in rock triangles. Yan po ay kay Tanaka, no? Tanaka. Nakalagay po yan sa Tanaka Yamashita Treasure Code. Although under po sa command ni Yamashita si Tanaka. So si Yamashita pa rin, kahit na si Tanaka ang nagbaon niyan, nag-engineer o nag-utos, ay under pa rin yan kay General Tomoyuki Yamashita. So napakalinaw po ang ating naibahagi sa inyo. Sana po ay mayroon kayong napulot na aral, mayroon tayong napulot na aral tungkol po dito sa paghahanap po ng kayamanan ng mga Japanese Imperial Army na itinago po dito sa buong bansang Pilipinas, no? Kasi mapalusun man tayo Visayas o Mindanao sa mga kabundukan na hindi pa narating ang ating mga kababayan, mga tao sa mga liblib na lugar na sinasaka ng ating pong mga kababayan, ay posibleng sa ilalim ay inapak-apakan lamang ang kayamanan na itinago po ng mga Hapon noong Second World War. So hanggang dito na lamang po. Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa isa na naman po nakakamanghang topic tungkol po sa Yamashita Treasure Hunting. At ako po ay magpapasalamat sa inyo. Hanggang dito na lamang, ito po ang inyong ka-treasure hunter. Ka-treasure hunter, nagsasabing kapag tayo ay naghahanap, tayo po ay makakahanap. Ito na, no? Doon talaga yung pinakamaganda, no? Yung triangle na, triangle talaga ng butas. Ito.
Tapos nandun yung bahay, yun. Sagit na. Bali, hindi siguro sagit na. May kunting, ano, diferensya sa ano, bang, kunti rin. Buta na nag-acid rin. Ha? Ano, yung, alam mo yung bahay, yung pang ano sa bato, bay? Kailangan to. Kasi nga lang na, ano, bang? Hindi na kung nga lang. 4,000 isa dalon? Cyanide. Oh, cyanide. Cyanide. Kambusak sa dalon naman yun. Ano? Tapos balik tayo dito. Sa kahoy, para ito may inuwang kulungan ng mga manok. Yan sa may punong kahoy. Ito malaki. Pero, tapos. Pero may mga manok din. Yun, uminom sila ng tubig sa bilog na yan. Tapos, nandun. Balik tayo doon sa ito, kulungan ng manok. Balik tayo sa yung may butas na bayan. Dito, doon naman sa likod. Ayan, mag-isang yan. Ito yung butas niya. Dito. Ayan, tulay na yan. Ayan. Nandun. Tsaka yung ano ng aso, yung pong kahoy. Ayan, bayabas. Ay, bunga, walang hinog. Mayroon din mga bato dito. Pero, hindi sabi. Northeast. Yun, may mga tanglad. Pero dito, may bato din dito. Ilalim ng puno ng madang marang yung banda dito. Doon, wala nang bato doon. Hindi ko lang, ada. Ito, bago lang. Bato lang mga puno lang. Yug. Sa likod. Dami mga bagay na dito. Yung sa likod lang. Yun. Ihabas na hinog. Ito lang ka. Diyan, sa likod. May bato rin dito. Wala ang triangle din. Pero, dito po yung
Wala na. Wala na tayo magtapos sa... Record na. Okay. Yes, sir.